We are now in the middle of the hearing, so luckily si Congressman Erwin Tulfo, siguro nagmanood nung isa sa mga na-issue namin ng warrant of arrest through the speaker, speaker's office kay Speaker Martin Romualdez. We issued a warrant of arrest for those deponents na nawawala. Nagulat ako, may press dito. Anyway, andito siya. So, Brody, i-represent muna natin mga present siguro. So, we'll be hiding for a while or... I-represent na natin kasi sumurrender daw siya po. Gusto nga niya sa'yo sumurrender. So, pinipid ko lang. Hindi yata siya makapasok dito. So, dumaan muna sa office. Dahil napanood niya yata yung hearing natin isang araw. And then, in the afternoon, ang dami na rin nagkanap sa kanya. Ah, okay. Sir, sorry, ano po is ito? At yung mga 27 million na hindi na-report ng ano ng mga... Chinese nationals. Yes, sa Chinese nationals. At yun na nga, medyo hindi nila na-i-present agad ng BNP yung nag-operate, no? Doon sa kanilang tinatawag na spot report. At itong deponent na to, ito yung ginamit nila doon sa Chinese, ano, na siya yung, ano ka ba doon? VIP escort ka ba? Opo, sir. Bodyguard. Oo. So, siya si... Michael Dubeshi. Sige, siguro, ikaw yung... ngayon ko lang siya na... Actually, ngayon ko lang nakita, nag-hearing ako. So, surrender na pala. Sa matatapos sa single leg ko, sir. Paano mo nalaman na hinahanap ka? Napanood ko sa YouTube, sir, sa hearing ko nila. Napis na, ano po, sir, nakita ko po yung picture ko. Kaya po, nagpapasok na po ako lumabas. Lumabas po kasi na well, ang reason kasi kaya namin nilabas yung ano, kasi siya yung pinakasama ng mga Chinese nationals doon sa Solimare. So, basically, siya yung nakakaalam doon sa kung anong pera meron doon. So, tsaka kung anong negosyo. Yes, oo. So, kung anong mga negosyo. Siguro sila lang muna ang tanong nila. So, side siya ng Chinese, sir? Yes. Nag-surrender siya kasi wala siyang inaalam siya ngayon ng mga hindi niya alam kung sino kaaway niya. May naghanap daw ng grupo ng Chinese, may naghanap sa kanya ng police. Hindi niya alam kung sino na kaya feel niya mas safer siya dito sa Congress. Kaya dito siya tumakbo dahil nga may warrant na rin siya. Kaya sumuko siya dito sa Peace and Order Committee. Siguro ang gagawin namin dito, kung ano, so i-secure muna natin si ano yung deponent natin, tapos hindi na muna natin yung questioning siya para sa ganun kapresent namin siya sa Monday. But for now, siguro thank you for surrender niya. Rusting, the House of Representatives and the leadership of Congressman Alpha, Speaker Martin. But rest assured na poproteksyonan ka namin dito basta you will tell us a day. At andito rin si Sergio kasi nag-meeting kami about yung sarili. So, luckily, Sergio, pati ano lang sa... Yeah. Pero iwalay natin doon sa mga na-contempt natin because sila yung mga ano, adversity. Hindi na sila lang kung sila nakaaway niya. So, yun lang, siguro, ipapasok muna namin siya dito sa Congress. Kung, ano ba naging participation niyo sa rin? Hindi, kasi nga, mabuti nga, sinabi mo kung may kasama abogado. And we don't want to, ano muna, to ask him question dahil ngayon ko lang siya na-meet and talk sa loob ng hearing. So, he was brought by Congressman Erwin Tulfo dahil nadinigyan niya. So, basically, we will protect his rights. Siguro, pabayaan muna natin siya sa safe place. And then, kapag nandiyan na yung lawyer niya, so we'll be talking to this person. So, yun mo na yung BBTC niya, doon sa investigation niyo, pananabot siya. Kung baga may part siya doon sa... ano yung part niya? So, mayroon siyang siguradong culpability sa mga ginawa niya. And wala naman tayong compromise dito kung ano yung totoo nangyari. But of course, syempre, magkakaroon ng tinatawag na mitigating circumstances. Dahil nga, umapil siya at siguro kung ano yung magiging link doon sa kaso na amin iimbestigahan. So, I think DPNP or us will find out kung ano yung magiging mitigating circumstances. Was siya ba yung informant ng mga polis na sinasabi niya? Yes, oo. Yes, pero I need to verify kasi hindi ko pa nakikita yung ID niya lahat. Wala pa wahib na. Saka hindi naman tayo investigador. Nagano lang tayo ng aid of legislation lang sa atin. So, basically, yun ang gusto nating malaman kung ano yung dapat natin mag-uwi sa batas. Okay.
Alright, maraming salamat po. Maraming salamat. Sige.